So next, welcome to part two of my discussion for module four, landscapes of the industrial activities or landscapes of the industrial revolution. Let us continue with our discussion. So, industrialization changes life. Katulad na nabanggit sa inyo kanina, no? Industrial Revolution dramatically changed the life of the British people. Not only the British people, once ideas, technologies, and innovations reach various parts of the globe, no? It dramatically changes the landscape, the lifestyle, the economic ways of those countries. The pace of industrialization accelerated rapidly in Britain. By the 19th century, people could earn higher wages in factories than on farms. That resulted to the migration of people from the provincial or rural areas to urban areas and cities that facilitated the growth of cities. Dahil nakita nila mas malaki ang kikitain nila sa paghahanap buhay at pagtatrabaho sa mga pagawaan kaysa sa pagbubungkal ng lupa sa mga kanayunan, no? Mas dinumog ng mga tao ang mga urban centers to work on the factories. With this money, more people could afford to heat their homes with coal from Wales and dine on Scottish beef. No, in economics, the higher you earn, no, mas malaki yung capability mo to buy goods and services. Mas malaki yung sinasahod mo, mas malaki yung kakayahan mo na kumonsumo at bumili ng iba't ibang mga produkto at serbisyo. Ganun din, dahil lumaki ang sahod ng mga mamamayang ito, no? Kaya na nilang makabili ng mas mainam at mas magagarang mga damit. At the same time, domino effect 'yon hindi lamang sa mga damit, no, tumaas ang increase, bagkus sa iba't iba pang mga serbisyo, luxury services na ina-avail ng mga tao, lalong-lalo yung matatawag nating mga owners ng mga factories. So, sa migration na ito ng mga tao mula sa mga kanayunan patungo sa mga kalunsuran, it resulted to the growth of cities, no, ang paglago at paglawak ng mga lungsod in population and in land area. So, sa loob ng mga daan-daang siglo, ang mga Europeo ay naninirahan karamihan sa kanila sa mga kanayunan, sa mga rural areas. Pero pagdating ng siglo ikalabing siyam, nagkaroon ng pagbabago sa galaw, sa mobility ng mga tao sa Inglaterra or sa England. Okay? The growth shifted from the rural areas towards the cities caused by the growth of the factory system, where the manufacturing of goods was concentrated in a central location. So between the years 1800 to 1850, the number of European cities boasting a population more than 100,000 ay mula sa 22 cities with 100,000 population to 47 European cities na may bilang na 100,000 pataas na populasyon. Most of Europe's urban areas at least doubled in population. Some even quadrupled. This period was one of urbanization, city building, and the migration of people to cities. This is one example of an image in 19th century England. No? As cities grew, men, women, and children crowded into tenements. Pag sinabi natin tenements, ito yung mga low-cost housing,
mga murang mga pabahay sa mga kalunsuran. Excuse me. At ito, I think this is in the East End, ang tawag doon sa bahagi ng London, parang depressed areas, no? Yung working class, lower working class area in London is what we call the East End, kung saan nandito yung mga depressed areas, no? Yung mga slums, yung squatter area ng London. Now, as the cities grew, men, women, and children crowded into tenements and row houses such as this in London. This is the beginning of what we call squatting. Pero mas social ito, no? In terms na may rights pa dito yung mga tao kasi the government, or not really the government, the owners of the factory built these tenements to house their factory employees. Okay? Britain's natural resources and physical geography influence industrialization and urbanization. For example, factories develop in clusters because entrepreneurs built them near sources of energy such as water and coal. Okay. Ayusin lang natin. New uses for these forms of energy brought about massive economic change as major new industrial centers sprang up between the coal-rich area of southern Wales and the Clyde River Valley in Scotland. But the biggest of these centers developed in England. Now, because the cities grew and the population mushroomed, no, may mga negative effects. At may mga hindi magagandang resulta ito, lalo sa kalagayan ng pamumuhay ng mga nakatira doon sa mga crowded areas. Katulad ng pinakita ko sa inyo larawan kanina. Dahil mabilis ang paglobo at paglaki ng mga lungsod sa Inglaterra, sumulpot yung iba't ibang suliraning panlipunan, pang-ekonomiya at pang-politika sa mga lungsod na ito. Kadalasan ang mga problema ito ay naka-apekto sa maraming aspeto ng lipunang Briton ng agaran, no? Halimbawa na lang, walang mga development plans, no? Walang comprehensive land use plan ang mga lungsod na ito kasi hindi naman na-foresee ng mga pinuno ng mga lungsod na ito na magiging ganito ang sitwasyon brought by the Industrial Revolution. For example, cities had no development plans, walang mga patakaran tungkol sa sanidad o yung pagpapanatili ng kalinisan, ng hygiene sa lugar, saan ba pupunta yung mga dumi, mga waste, sewers, daluyan ng mga dumi, okay, drainage system ng lungsod. O maging yung tinatawag natin mga building code, no? Yung standard na sinusunod na proseso sa pagtatayo at pagbubuo ng mga gusali. Moreover, they lacked adequate housing na nagkaroon na ng mga squatters. At itong mga tenements ay punong-puno ng mga naninirahan. No? Limitado yung espasyo, pero dahil maraming anak itong mga pamilya naninirahan sa mga tenement, no? Sumisikip at nagkakaroon ng congestion, edukasyon, kakulangan ng mga paaralan dahil sa lumulobong populasyon at yung pagtaas ng antas ng krimen, no? Kasi nga dahil dumadami ang tao, hindi naman directly proportional yung bilang ng pulis sa bilang o pagdami ng tao, kaya nagkakaroon din ng problema in terms of security and crime prevention. And police protection for the people who poured in from the kabayanans o kanayunan patungo sa mga lungsod para maghanap ng mga trabaho. Most of the unpaved streets ay walang mga drains o mga daluyan. Kaya nagkakaroon ng mga stagnant water,
pag umulan, putik-putik, no, naiipon yung tubig. Kadalasan yung mga tao at yung mga hayop, no, dumudumi sa mga kakalsadahan. Kaya yung amoy sa mga depressed area na ito, no, sa mga tenements, sa mga crowded places na ito sa Inglaterra, talagang hindi mo maatim ang amoy. Ang mga basura nagkalat, nakatambak, walang garbage collection system. Ang mga nagtatrabaho sa mga factories, no, ay nakatira sa mga malidilim, maduduming mga tahanan, no, with whole families, men, women and children crowding sama-sama sa isang kwarto, bedroom. Another example of industrialization and urbanization in England is this image na showing the city of Sheffield. So the caption says, Sheffield became a center of steel manufacturing. In fact, the Bessemer process was used for the first time in a factory in Sheffield. The negative impacts of being such a vital industrial center was terrible pollution. So at present, we are now discussing the negative impacts, no, negative effects of industrial revolution. Nariyan po ang pollution. No, kasi wala naman pong tinatawag tayong konsepto pa ng climate change. At ang yung tinatawag nating sanitary permit, no, ang mga lungsod noon, no, hindi ininspeksyon kung ano yung inilalabas ng mga dumi. Toxic ba yan na inilalabas ng mga factories sa mga waterways? O kaya yung binubugang usok ng mga paggawaan ay standard ba o hindi masyado nakaka-apekto sa kalusugan at sa kapaligiran? Walang ganun. Sa problema malaki, kaya isa sa mga naging epekto ng paggamit ng coal sa mga factories at paglalabas ng sobra-sobrang usok sa mga factories sa Inglaterra, sa mga malalaking lungsod sa Inglaterra or sa England, ay yung pagkakaroon ng matitinding mga smog, combination of fog and smoke, especially during the winter season. Kung sabay-sabay na nagsusunog ng uling o ng coal ang mga bahay, kasi kailangan nilang painitin yung kanilang mga bahay sa panahon ng taglamig. Makikisabay din yung mga factories, mga paggawaan, kasi kailangan nilang magsunog ng coal o ng uling para patakbuhin yung kanilang mga makina para bumuo ng kanilang mga produkto. No, ano nangyayari sa England, lalo sa mga industrial cities nila? No, pag lumabas ka ng bahay at nagkaroon na ng smog, no, zero visibility, delikadong sumakay sa sasakyan at karamihan ng mga tao naglalakad. Kung malakas ang loob mo na maglakad at kaya mong maatin, no, yung nakakasulasok na amoy dulot ng usok na mula sa mga pabrika at mga kabahayan na nagsusunog ng mga uling, no? O pwede naman, yun nga lang, face the consequences. Another negative effect is of course yung overcrowding, sanitary problems, no, garbage problems, environmental problems. Those are some of the negative effects of industrial revolution. Another negative effect are the poor working conditions of the workers, especially those workers working in factories. Poor living conditions were not the only social, economic, and political problems that resulted from the rise of cities during the Industrial Revolution. The conditions under which people work presented new challenges as well. Wala kasi dito class yung mga workers' rights, no, yung mga labor rights. Wala pang ganung konsepto at pananaw noon sa pagsisimula ng Industrial Revolution. Yung tinatawag natin ngayon na mga 8-hour working policy, na 8 oras lamang magtatrabaho ang isang empleyado. Kung may overtime, kailangan bayaran ng employer. Okay? Yung tamang compensation, benefits na tatanggap ng mga
employees mula sa kanilang mga employer. Noong unang panahon, panahon ng Industrial Revolution, wala pong mga ganyan. Talagang napakadukha ng mga workers noon at talagang kawawa ang sitwasyon ng mga manggagawa noong panahon ng Revolusyong Industrial. Okay? To increase production, itong ginagawa ng mga employer noon, dahil gusto nilang kumita ng kumita, mas marami sila dapat ma-produce na produkto. Factory owners wanted to keep their machines running as many hours as possible. So sobra sa 8 oras. Because 8 hours is, according to researches, no, is the maximum time na magkakaroon ng productivity level yung mga manggagawa. Working beyond 8 hours, no, based from studies, no, ay hindi na productive para sa mga manggagawa. Papalpak na sila sa trabaho na kasi pagod na sila, no, mentally and physically. Pero noong panahon ng Industrial Revolution, no, walang pakialam ang mga factory owners. Dahil ang gula, mas lalong kumita, no? Talagang abusuhin nila. At sasagarin ang trabaho ng mga manggagawa nila. As a result, the average worker spent 14 hours a day at the job, 6 days a week. Na isa lamang yung day off mo, isang araw. At di mo pa masasabing day off yon. Kasi tambak din ang trabaho mo sa bahay. Lalo kung pamilyado ka. Work did not change with the seasons. No, whether that is summer season, napakainit, agad pa kang pawis, fall, autumn, taglagas, trabaho pa rin, winter season, napakalamig, trabaho pa rin. Okay? Instead, work remained the same week after week, year after year, season after season. Industry also posed new dangers for workers. Walang mga safety net sa workers. Unang sa benepisyo. Yung mga working places nila ay madumi. Hindi ligtas. Maraming na-aksidente. At napakatalamak yung tinatawag nating child labor. No? Factories were seldom well-lit. Madilim. Kasi nga, nagtitipid yung factory owner, gumasta. O kaya, hindi malinis. Machines, injured workers. Kadalasan ng mga aksidente ay madalas nangyayari sa mga factories at walang ginagawang paraan ang mga factory, even government officials ay walang binibigay na proteksyon sa mga manggagawa. A boiler might explode or a drive belt might catch an arm. May mga napuputulan ng daliri, napuputulan ng braso, ng paa, na mabahagi ng katawan dahil sa mga puwapalpak na mga makina sa mga factories. At yan kadalasan ay hindi sinasagot ng mga factory owners. So this safety issue was also a political one, for there was no government program to provide aid in case of injury. So those are some of the negative effects. Okay? Living conditions, poor living conditions, poor working conditions, environmental degradation, no, pollution. Okay, effects, negative effects of Industrial Revolution. Now let's take a look on the other side of the coin. Now, what are the positive effects of the Industrial Revolution? So despite the problems that followed industrialization, no, it had a number of positive effects. First, it created jobs for workers. It contributed to the wealth of the nation. It fostered technological progress and invention. It greatly increased the production of goods and raised the standard of living. Perhaps most important, it provided the hope of improvement in people's lives. So umunlad ang bansa, no? Dulot ng salaping pinapasok ng industrialization, no, nagkaroon ng pagsusulong in terms of innovations, research technology development, dahil na rin sa kagustuhan ng mga tao noon na mas papabilis ang produksyon, mas papabilis ang paggawa, mas papadali ang paggawa ng produkto. Excuse me. And thus the revolution produced a number of other benefits as well. This included healthier diets,
better housing, and cheaper mass-produced clothing. Because the Industrial Revolution created a demand for engineers as well as clerical and professional workers and expanded educational opportunities. Eight, kaya dyan lumabas yung mga trabahong secretarial courses, no? Nandyan din yung mga tinatawag nating mga technological related courses, engineering courses. Kasi the industry needed this kind of skills, no? So the universities and higher education institutions at the onset of Industrial Revolution offered these curricular programs to cater the growing needs of the industry. Okay? The middle and upper class prospered immediately from the Industrial Revolution. For the workers, it took longer, but their lives gradually improved during the 1800s. Laborers eventually won higher wages, shorter hours, and better working conditions after they joined together to form, ito na, lumabas na yung mga labor unions, mga organisasyon ng mga manggagawa na nakipaglaban para sa pantay na pagtrato, no, para sa mga karapatan na pakikinabangan ng mga manggagawa. What are the long-term effects of Industrial Revolution? The long-term effects of the Industrial Revolution are still evident. Most people today in industrialized countries can afford consumer goods that would have been considered luxuries 50 or 60 years ago. In addition, their living and working conditions are much improved over those of workers in the 19th century. Also, profits derived from industrialization produce tax revenues. These funds have allowed local or the government to solve political problems by investing in urban improvements, no? By investing in social services and raising the standard of living of most city dwellers. The economic successes of the Industrial Revolution and also the problems created by it were clearly evident in one of Britain's new industrial cities in the 1800s, which is the city of Manchester. So the long-term effects of Industrial Revolution are mostly economic in nature, no? It resulted to economic growth and improvement in the working conditions, living conditions of all social classes, no? It also provided income for the government to spend for social services such as education, no, health services, transportation services, and so forth and so on. So this concept map shows the effects of industrialization in terms of working conditions, social classes, the size of cities, and living conditions of the workers. So please study it, take a look at it. It will help you to understand more the concepts of Industrial Revolution. So a walkthrough of the learning assessment. So we have four parts of the learning assessment. First, it will assess. First part will help, will give me an idea how are you going to organize information by creating a timeline. No, read and study carefully the questions presented or stated on part one. Part two, social studies teachers need to develop historical perspective. So you need to support or refute positions, defend or refute statements, to express historical perspective, no? So you need to support your position in regards to this given statement, no? With evidences from our lesson, or you may search for other evidences by Googling or looking for other sources online. Part three,
you need to develop your analytical skills in terms of looking for the cause and effect relationship. So kindly answer part three and also part four. Social studies teachers, from time to time, you are going to formulate opinions based from evidences. So please answer this question provided or stated on part four. So please be guided with the rubrics or criteria for the essay type form of assessment. And don't forget to provide your responses. Again, now may I remind you, reflection part is ungraded, but I require you to present your responses for the three parts of the reflection. So this will be posted on Major 9 GC. So I will see you on Thursday for a short virtual session with regards to this module. prepare for some questions, no? In connection to Major 9 discussion. Thank you and have a good day.